Bitcoin mining service ay nakapag-hack ng $64 million noong 2017. Hackers ay nakapagnakaw ng mahigit $40 million noong 2018 sa pamamagitan ng crypto exchange. 12 major cryptocurrency exchange ay nahack noong 2019 at umabot ito ng $292 million. At kapag hindi ka aware, ikaw ang next. Hi guys, the nation, welcome in this video. So ngayon, ito yung part 2 ng how blockchain work. Kung hindi pa napapanood ang video na to, make sure na panoorin mo muna ang video na to para mas maintindihan mo ng mabuti kung paano ba talaga nag-work ang blockchain bago mo panoorin yung mga tatalakayin natin ngayon. Para aware ka dun sa mga tamang term na hindi mapapaliwanag dito sa video na to. So ang link ng part 1 ay makikita mo sa description ng video na to. So pag-uusapan natin dito sa part 2 yung 5 common threats kung paano nananakaw ang Bitcoin sa tao. Sabi ko nga sa unang video, no, hindi kayang i-hack ng mga hackers at pasukin yung blockchain. So ang gagawin nila ay no, dedirekta sila sa iyo. Okay? No, para makuha sila ng Bitcoin. No, sabi ko nga kanina sa intro, no, $64 million ang nahack ng 2017 sa pamamagitan ng Bitcoin mining service. At $292 million naman ang nakuha sa 12 major cryptocurrency exchange noong 2019. Paano nila nagawa na makapag-hack o makakuha ng mga cryptocurrency o ng Bitcoin sa mga tao na hindi okay pinapasok ang blockchain? So ito yung mga dahilan kung bakit kailangan nating mag-ingat, kapatid. Hindi ko ginawa ang video na to para takutin ka, okay, na huwag kang pumasok sa cryptocurrency. So ginawa ko ang video na to para magawa mong maging aware, no? Para magawa mong mag-ingat sa iba't ibang klaseng tricks na ginagawa ng mga scammer, ng mga hacker para makakuha sila ng digital coin sa'yo. So in reality, ang Bitcoin po ay secure. Kahit mga ordinaryong tao, no, kagaya natin, ay kaya nating i-secure yung Bitcoin natin o yung digital coin natin na walang ginagawang malaking effort. Pero ang problema, hindi lahat ng tao ay nauunawaan kung paano nag-work yung blockchain. Kaya karamihan sa atin ay na-expose tayo sa maling gawain, no, para i-open yung sarili natin sa mga scammer, okay? Sa mga hacker. So dito sa video na to, magbibigay tayo ng malinaw na example na makakapag-describe sa mga common ways kung ano yung ginagawa ng mga scammer para makakuha sila ng mga digital coin sa tao. Pero make sure na panoorin mo ang video na to, no, para mas maunawaan mo kung paano nag-work ang blockchain. Ang Bitcoin po ay isang digital coin. Pero para mas maunawaan mo ng mabuti, isipin mo ito na para itong pangkaraniwang pera. Okay? Yung perang nahahawakan mo. At itong perang ito, itong Bitcoin na ito, ay pwede mo itong ilagay sa safety deposit box. Ang tanong dito, pwedeng ikaw yung mag-operate ng safety deposit box mo o kaya naman mangangailangan ka ng third party na gagawa para i-secure yung pera mo. Ngayon, yung mga ordinaryong mga tao, yung mga ordinaryong mga investor, mas pinipili nila na bumili at mag-store ng Bitcoin sa isang services, no, katulad ng coins.ph. So kahit ako, yun din yung mas maganda kong option kasi yung mga services na yun, yung mga third party services na yun ay mayroon silang security feature para sa digital coin para hindi manakaw yung mga digital coin na yun na pwede mong i-hold sa sarili mo. Ang isa pang option, no, ang paggawa ng sarili mong digital wallet. Option 1, no, pwede mong gamitin yung mga services katulad ng coins.ph para i-store, okay, yung Bitcoin mo o kahit anong digital coin mo. At yung option 2 naman ay pwede kang gumawa ng sarili mong digital wallet na dun mo ilalagay yung digital coin mo, which is ikaw yung maghahawak mismo, okay, nung wallet na yon. Once na pinili mo yung option 2 na ikaw yung hahawak, no, ikaw yung magke-create ng sarili mong digital wallet, magkakameron ka dito ng tinatawag na public key at private key. Ang public key ay parang isang deposit slot, no, para sa safety deposit box mo kung saan ito yung gagamitin ng mga tao para mabigyan ka ng Bitcoin. At yung private key naman ay parang isang susi, unique na susi para mabuksan ang safety deposit box mo at kailangan ikaw lang yung nakakaalam, okay, nitong private key na ito. Kasi yung Bitcoin, kapatid, ay nakadesign niya na secured. Ibig sabihin, malabong makakuha o mahack yung private key mo na ginagamit mo dun sa
Okay? Sarili mong digital wallet. Ngayon, sa lahat ng nabanggit ko, ang bukod tanging paraan para makakuha, okay, ng Bitcoin o ng digital coin yung mga scammer sa mga tao, ay lokohin ka. Dediretso sila sa iyo mismo. Okay? O kaya gagamit sila ng third party para ikaw mismo yung magbigay ng digital coin sa mga scammer na ito, sa mga hacker na ito. Walang ibang paraan, kapatid, para makuha yung digital coin sa'yo, kundi lokohin ka. At merong iba't ibang tricks ito mga scammer na ito, itong mga hacker na ito. At magbibigay ako sa'yo ng 5 example kung paano ito nangyayari. At advice na rin kung paano mo mape-prevent itong mga gawain na ito. Okay? O number 1 dyan, a thief obtains the password for your account at the storage service. Kung gumagamit ka ng isang service katulad ng coins.ph, hindi mo na kailangan na magkaroon ng private key o public key. Dahil once na gumamit ka ng service katulad ng coins.ph o kahit anong service na magkasing katulad sila, ang kakailanganin mo lang na tandaan o kailangan mo lang na ingatan ay yung email address mo at yung password. Ang disadvantage nito, mas madali sa mga hacker o sa mga scammer na pasukin o nakawan ka ng digital coin sa pamamagitan, okay, ng pagbukas o pagkuha, okay, nung password mo para mabuksan digital wallet mo dun sa service na yon. So, meron kasi mga pangyayari, kapatid. No, kahit ako, personal na nangyari ito sa akin, merong mag-i-email sa'yo na sinasabi na i-reset mo daw yung password mo dun sa isang services dahil merong nagtatangkang magbukas. Ngayon, meron silang ibinibigay na link dun sa email na yon. At dun mo i-reset o kayo babaguhin yung password mo. Siyempre, para mabago mo yung password mo, kailangan mo maglagay ng email address mo at yung password. Ang next na gagawin nila, once na ikaw ay maglagay ka ng email address mo at password mo dun sa link na yon, automatic yung password at email address mo ay makikita nila. At pwedeng-pwede na nilang mabuksan yung digital wallet mo dun sa service na ginagamit. No, pwedeng-pwede na nilang ma-access yung fund dun sa services na yun. No, kung saan, dun mo ini-store yung digital coin mo. So, ito yung pinaka-common strategy na ginagawa ng mga scammer, ng mga hacker. Pero kung hindi ka aware sa gawain ito, ay talagang pwedeng mangyari sa'yo na pwedeng mawalan ka ng digital coin. No, dahil dun sa parang yun. So, advice lang, no, para hindi mangyari sa'yo yung ganitong gawain. Once nagagawa ka ng account na may kinalaman sa digital coin, no, sa kahit anong account na merong kinalaman sa pera, lagi mong i-on yung two-factor authentication para makaiwas ka sa mga scammer. Dahil kahit makuha nila yung email address mo, kahit makuha nila yung password mo, once na mag-login sila dun sa services na yon o dun sa platform na ginagamit mo kung saan ini-store mo yung digital coin mo, hindi rin nila mabubuksan dahil kailangan nila ng authentication. Kailangan nila ng code. O, yun yung maganda, kapatid. Number 2, you expose your private key. Sabi nga nung karamihan, isa sa pinakamalaking risk na ginagawa ng ibang mga tao ay yung ikaw yung mismong mag-i-store o gagawa ng digital wallet mo. No, hindi ka gagamit ng mga services katulad ng coins.ph. Pwede ka kasi makapag-create ng sarili mong digital wallet at i-manage ito ng sarili mo lang. Kung saan, dun mo ilalagay yung digital coin mo, yung fund mo, okay? Para maipon mo yung pera mo. Pero ang disadvantage ito, ikaw yung mag-iingat dun sa public and private key mo. Madalas kasi, yung private key, kasi yun talaga yung kailangan mong ingatan, yung private key mo eh. Kasi once na makuha yung private key na yon na ng hacker na o kay ng scammer, no, pwedeng-pwede na nilang mabuksan yung digital wallet mo. Okay? Kasi yun yung talagang susi, no, para mabuksan yung digital wallet mo, yung private key na yon. So merong pagkakataon na yung private key ay nilalagay nila sa computer. Okay? Wala lang, nasa desktop lang, nakalagay sa notepad. Example, no, ito yung totoong nangyari, may isang kwento na yung isang tao, yung private key niya ay in-store niya lang sa isang folder. Dun sa loob ng folder na yon, may notepad nakalagay doon yung private key niya. No, isang araw, no, na-hack yung computer niya. No, hindi niya na mabuksan lahat ng files. As in, nawala lahat ng files. Hanggang ngayon, nagtaka siya. Okay, dahil na-hack nga yung computer niya. Ngayon, binuksan niya yung digital wallet niya. Pagbukas niya ng digital wallet niya, okay, nawala lahat ng fund niya, nawala lahat ng digital coin niya. No, Bitcoin, Ethereum, okay? Lahat nawala 'yon. Naging 0-0 yung balance niya dun sa sarili niyang
digital wallet. Ngayon, hindi niya mahabol. O hindi niya alam kung saan niya hahabulin, kung sino yung hahabulin niya. Ngayon, kung mas pinili mo o nung nagumamit na o mag-create ng sarili mong digital wallet, make sure na yung private key mo ay naka-store sa USB o kaya naman, private key mo ay talagang nakasulat sa papel na hindi mawawala, kapatid. Kasi once na yung private key ay ma-access o malaman o makita ng ibang tao, lalo na kapag mayroong alam sa cryptocurrency, no, wala na. Pwede mabuksan yung sarili mong digital wallet kapag ganun ka. Number 3, hacker impersonate Bitcoin recipient. So, mayroon kasi tayong tinatawag na ICO o initial coin offering. Ito kasi isang uri ng fundraising na ginagamit sa cryptocurrency. Meron kasing pagkakataon na once na yung isang company nagkalap na ng investment sa mga investor, sa mga tao, gamit ang digital coin, yung mga hacker, ina-impersonate nila yung company website gamit, okay, yung mga fake website, at yun yung ginagamit nila para maka-scam sila ng mga tao. Ngayon, once na pumasok yung mga tao dun sa fake website at magbibigay sila ng pera, yun po ay hindi na nila marerecover. Para ma-prevent ang ganitong gawain, no, kailangan mong tingnan, once na mag-transfer ka ng funds sa isang tao o sa isang company, confirm mo kung yung wallet address ba ay genuine. Okay naman, always check the URL. Number 4, you rely to unsecured third party. Oh, marami kasi mga naglalabasan ngayon ng mga unsecured third party. Mga mining services, mga crypto exchange, mga wallet services, mga exchange platform, Bitcoin investment, okay? Pero alam mo ba, noong 2017, isang Bitcoin mining service na tinatawag na Nice Hash, no, isang hacker yung nakapasok sa isang company payment service at na nakuha niya doon, nalaman niya doon, at isa sa mga nakuhaan niya na company, okay, ay yung tinatawag na Nice Hash. No, lahat ng fund ng mga customer ng Nice Hash ay nakuhaan niya ng mahigit sa $64 million. Ganun kalaki, kapatid. Dahil hindi nga secured, okay, yung company, kapatid. Wala silang cybersecurity measures. Walang kahit isa yung naka-refund. Ngayon, paano natin maiiwasan ito? So, mag-ingat tayo dun sa mga Bitcoin company na magsisimula tayo ng isang negosyo o gagamitin natin yon para sa negosyo natin. Like, for example, isang digital wallet, exchange platform, isang trading company, o isang Bitcoin investment, o na mga unsecured, wala silang mga tamang permit, wala silang mga tamang certificate para dun sa business na yon. So, mag-ingat, kapatid, dahil once na mangyari yung worst scenario, sabihin natin, ma-hack, okay? Yung company na yon, no, wala kang habol, kapatid, dahil hindi secured yung company. Number 5, yung tinatawag na exit scam. Maraming mga ganito, kapatid, na business, lalo na sa cryptocurrency. Pero hindi lang sa cryptocurrency, maraming mga naglalabasan ngayon na kung ano-anong negosyo, pero pagkatapos ng ilang buwan, pagkatapos ng ilang taon, ay mawawala na lang bigla. Pagtatayo ng isang company, na magsisimula ng isang magandang company, maraming kumikita, okay, malaki yung kikitain ng mga tao, no, para mapalago yung Bitcoin nila, o makakatanggap sila ng daily, weekly, o monthly rewards, mga royalty rewards. Then after few months, no, mawawala na lang bigla, kapatid. Okay, yung iba dito ay taon talaga, okay, yung bibilangin mo bago sila mawala. Yung iba, aabutin pa ng 5 years, 10 years bago mawala. Pero talagang sisiguraduhin nila na makukuha nila yung pera mo. Kasama dito yung sa mga exit scam, yung Ponzi scheme, mga pyramiding scheme. Madalas tumatagal lang sila ng ilang months, 6 months. Karamihan ganun, no? Nasa loob lang siya ng 6 months. Pero yung iba, yung talagang malulupit na scammer, na tumatagal sila ng ilang taon, no, bago sila mawala. Madalas yung mga company na ito, bigla na lang nawawala. Sasabihin na hack yung website nila, na hack yung company nila. Pero yung totoo, yung may-ari ay nawala na, nag-exit na. So, para tayo makakaiwas sa ganitong gawain, kapatid, pumili ng tamang company, yung company na may tamang license para dun sa negosyo nila. Kailangan yung company ay secure, no, para kahit anong mangyari, worst scenario, no, mayahabulin at mayahabulin ka, kapatid. At kailangan mo syempre tingnan kung para sa iyo ba talaga yung negosyo niyon, kung marangal ba talaga sa tingin mo o hindi. Meron kasi mga company na alam na natin na hindi marangal. Okay? Na pyramiding scheme, na Ponzi scheme, pero na nagbubulag-bulagan tayo doon para lang kumita ng malaki. Pero hindi mo alam na ikaw yung ginagamit
para makapang-scam sila ng tao. Ito yung mga company na magsasabi sa iyo na kikita ka ng malaki dito. Wala kang gagawin, no? Monthly, weekly, no? Pwede kang kumita ng royalty reward. Meron din mga company na magsasabi sa iyo na yung cryptocurrency nila o yung digital coin nila ay puro pataas, no? Walang pababa. No, alam naman natin na pag sa digital coin, no, hindi lang yan pataas pababa, kahit nga sa dollar, 'di ba? Tumataas, bumababa, tumataas, bumababa. No, ganun din sa cryptocurrency, sa mga digital coin. Tumataas at bumababa yan kasi hindi yan consistent na pataas na lang pataas. Magtaka ka na kapag yung digital coin mo ay araw-araw tumataas. No, doon ka na magtaka. No, merong tatlong paraan para kumita ka sa cryptocurrency. No, number one, maghadal and earn ka lang. So, hold mo lang yung pera mo, hold mo lang yung Bitcoin mo, at hintayin mong tumaas yung Bitcoin, hintayin mong tumaas yung digital coin. No, once na tumaas na, pwede mo na siyang kunin. No, doon ka kakikita ng pera, kapatid. Pangalawa sa trading, magte-trade ka ng pera. O, pwedeng tumaas yung pera mo, mag-times 3 yun, mag-times 10, o depende. Pero pwede ding mawala na lang bigla. No, ng ilang segundo, ng ilang minuto. No, ganun yung trading, kapatid. O number 3, pwede ka maging miners. Kasi yung mga miners kasi nagkakaroon yun ng financial reward once nakakapag-mine sila ng Bitcoin. Na doon kumikita sila. O pwede ka rin pumasok sa cloud mining, pero dito ay kailangan doble ingat ka. O, meron nag-o-offer ng mga mining services. Pwede ka mag-rent ng hash para kumita ka. Pero once na ang isang cryptocurrency o sabihin natin na trading company o yung mga cloud mining o mga mining services na merong left and right, no, kahit ano pa man yan na cryptocurrency na merong left and right, may mga pyramiding o may pyramid, no, kailangan mo mag-invite ng tao, maglalagay ka ng tao sa kaliwa mo, maglalagay ka ng tao sa baba mo, then mag-i-invite ka ulit para maglagay ng mga tao sa baba, okay? Para kumita ka ng malaki, yan po ay malaking scam. Unang-una kasi hindi mo pwedeng ipasok yung MLM, yung networking sa cryptocurrency kasi wala namang produkto diyan. No, sabi ko nga, pwede mong panoorin yung ibang video ko, no, ibang review para malaman mo kung ano ba talaga yung MLM. Okay? No, saan ba talaga pumapasok yung MLM? No, sa madaling salita po, kapag cryptocurrency na merong MLM o merong networking, no, yan po ay malaking scam. So, dito na itatapos ang topic natin ngayon. Kung marami ka natutunan, give me a big thumbs up. Share this video, comment below, subscribe, at huwag mong kalimutang i-click ang notification bell para lagi kang updated sa video na gagawin natin. Kasi muli, I'm Neil Yanto, I'm internet marketing vlogger. Bye-bye!